What's up mga kabit? Nako, ito na naman, magkikriptuhan tayo with Master Trader Mr. Joe Zamora. What's up? Kamusta kayo dyan mga kabit? Ayan. Guys, susulitin na natin to, no? Marami tayong kukuning advices, no? Sa isang malupit na trader. And ang maganda dito guys, lahat na kunin na natin dito kay Mr. Joe Zamora para madami tayong matutunan sa kanya. Okay, so ngayon magkikriptuhan muna tayo. So kung may extra oras ka dyan, no, samahan mo kami. I'm sure marami kang matututunan kasi kukunin natin lahat ng knowledge nito guys. Tapos kaya apply natin sa trading natin. Okay, so Mr. Job, formal na. Mr. Job, Job na lang. Mr. Job Zamora ng maneuvers, napakalupit magsayaw niyang bata na yan. Poging-pogi pa. So bro, ano mga advice mo sa ating mga sa mga viewers natin na I'm sure may mga nag-uumpisa pa lang. Tama. So start pa lang sila bago sila pumasok sa trading, mapa-forex man yan o mapa-cryptocurrency man yan nung tinitrade or stocks, no? Marami kasi tayong viewers dito na nagsisimula pa lang. Yung iba nagte-trade na sila, ayos, no? Nagte-trade na pero again, marami pa ring gustong matutunan, okay, yung mga ano natin dito, viewers natin. So guys, si Mr. Job na lang ang bahalang magkwento sa inyo kung ano yung mga maipapatunyan niya sa yung advices. Para sa mga nagsisimula, kasi nung nagsimula ako, pare-pareho yan eh. Madalas ah, pag sinabi kasing forex or crypto, no, mukhang sikat yun ah. Mukhang kikita tayong malaki rin ah. So yun agad yung naisip nila. Kita ng malaki, easy money. Tama. Hindi natin maiwasan yan eh, ganun talaga eh. Pero, pwede mo isipin yun, basta huwag ka lang magiging greedy. Kasi dun madalas natatalo yung mga tao. Maglalabas sila ng, for example, mga $500. Tama eh. Tapos ang goal nila maging triple in 1 week. Correct. Hindi naman imposible yun. Pero hindi siya sustainable. Ibig sabihin, pwede kang tsumamba. Pero after nung mangyari yun, masi-zero ka na. Mm-hmm. So ano mangyari sa'yo? Sayang yung ano ko, na-triple ko. Lagay pa ako ng lagay. Hanggang lagay ng lagay, tumutubo, tapos nawawala. Tama. Okay? Doon na nangyayari yung sugal. So nagiging sugal siya. Kaya sabi ng mga haters natin, di ba? Sabi nila, sugal naman yun. Hirap naman yun. Wala namang kumikita dyan. Kasi nga, nagsusugal sila. Yes. Kaya nga, di ba, ang yaman ng mga, ano, mga suler, di ba? Yes. Correct. Lahat ng casino halos talaga. Yaman talaga yan. Kasi yung mga tao nagsusugal lang. Walang strategy. Ano bang malupit? Ito ah, ang malupit yan, kahit sa parehan eh. Ang malupit, kapag may strategy ka sa peryahan, alam mo bang ang gagawin sa'yo? Papaalisin ka. Loko-loko mga peryahan. Oo, ganun talaga. So, hindi sila, syempre, gusto nila, sila yung manalo. So, ganun din sa forex, sa crypto. Diba? Hindi pwedeng magpakain ka sa market. Ikaw ang kakain dapat sa market. Tayo dapat mananalo, no? Tayo dapat. Dapat maging advantage mo yung market. Correct. Diba? Kasi ang daming natatalo dyan eh. Dalawang sides lang naman yun. 90% natatalo, 10% nananalo. So, saan mo gusto? Doon tayo sa, syempre, sa 10% syempre ng mga nananalo. So, meron yung ano eh, may mga phases yun eh. Number one phase is survival. Okay. Nagsisimula ka pala, Coach Marvin. Oh. Diba? Di pwedeng, gusto mo agad kumita ng malaki. Gusto mo agad kumita ka ng 10%, 20%. Ang goal mo, survival. Diba? Mag-try and error ka sa mga strategies kasi malamang maraming natutunan sila ng mga strategies sa'yo, sa akin, or kanino man. So, ta-trial and error nila yun sa sarili nila. Okay? Kasi kahit gumagana yung strategy sa'yo, di ba? Tama. Hindi tama. Necessarily gumagana yan sa ibang, ibang tao. Lalo na iba-iba tayo ng oras ng pag-trade. Correct. Iba-iba tayo ng mga currencies or iba't ibang mga crypto na tinitrade. So, iba-iba talaga yan. So, trial and error ka muna. Trial and error. Diba? Paano magka-trial and error? Hindi sa totoong pera. Diba, Coach Marvin? Saan? Sa demo muna. Ah, pwede. Practice muna sila. Like, like kunyari kasi sa Binance, wala kaming trial dito eh. Oo, kung wala namang trial, guys, sa Forex kasi pwede naman, no, sa MetaTrader. Sa crypto siguro, kung hindi ka makapag-demo man lang, try it sa very, very minimal amount lang na kaya mong mawala. Yes. Exactly. Yung kaya mong ma-let go. Oh. Yung tipong pag nilaro mo to as if parang demo account lang para sa'yo. Oh. So, yun.
yung hindi ka masasaktan. Yes, diba? Parang yes, pag nawala yan, okay, charge to experience. Ito na yung ano ko, enrollment fee ko. Parang gano'n, yes. Diba? Training fee ko. So, gano'n lang. Alam mo, mentor, ano? Hmm. Sorry sa ano. Sige, go lang. Usually kasi, akala ng mga tao, no, porkit magaling na ako sa technical analysis, porkit magaling na ako sa fundamental analysis, ready na ako, ready to fire, di ba? O ready to attack na sa battle. Pero minsan na di-disregard yung right attitude eh. Paano ba tayo, ano bang right attitude ng traders para kumbaga parang, okay, equipped na ako, marunong na ako ng technical analysis, marunong na rin ako ng fundamental analysis. Ngayon, paano ako papasok sa battleground ng right attitude or ano yung tamang mga discipline ng malupit na trader, ng profitable trader. Ayan. Galing kay Mentor Job. Ang gusto lang, madalas gusto ng mga trader, ang gusto ng mga trader kasi mag-trade at manalo. Ayaw nila gawin yung mga boring na parts eh. Ano ba, hindi ko lang alam sa crypto ha, pero kasi meron kaming tinatawag na mga trading journal. Ayan, nag-gawin. Maganda yan. Journal din kayo eh. So, hindi pwede na hindi mo sinusulat yung mga data eh. Kumbaga, kunyari, natalo ka. Kailangan malaman mo bakit ka natalo. Tama. Diba? Bakit? Kasi kung nalaman mo bakit ka natalo, hindi mo na ulitin yun. Yes. Correct. This week, nanalo ka. So, kailangan mo rin malaman bakit ka nanalo. Kasi yun yung mga uulit-ulitin. Learning from your mistakes. Yes. Oh. Pero sa naniniwala man kayo sa hindi, malaki dyan yung feeling. Ano ba nafe-feel mo sa araw na yun? Diba? Excited ka ba? Yes. O neutral ka lang? Or depressed ka? Kasama yan sa trading journal. Number 2, ano yung tinread mo? Okay? Number 2, ano yung tinread mo? Anong crypto? Anong currency? Diba? Anong currency? Anong time frame? Yun. Diba? Tapos, anong area of value? Sa support and resistance ba yan? Sa trend line ba yan? Correct. May ganun din ba sa watch market? Almost same din ang for me, crypto sa Forex, no? Lalong-lalo na when it comes sa discipline. Yes. Kasi yung discipline, guys, yun nga yung sinasabi ni Mentor Job. Kailangan ready ka. So, kung may journal ka, syempre, yes, namomonitor mo ngayon, correct, ano yung mistakes mo, ano yung panalo mo, ano yung right attitude na ginawa mo, paano mo nakuha tong tamang trades na to, na che-checkan mo. And then, di mo nababalikan, sabi nga ni Mentor Job. Di mo babalikan. Kasi yung Coach Marvin, yung mga boring na ayaw nilang gawin. Diba? Kasi nila parang, hataw lang eh. Yun yung importante eh. Yung journal talaga. Kala mo kasi parang, ang ano naman niya, parang very elementary naman niya, magsusulat-sulat ng journal. O diba kahit nasa sa goal setting, gagawa ng dream board, parang gagawa ng dream board, eh bata lang gumagawa niyan. Guys, hindi. Malaki ang natutulong ng pagmo-monitor, pag-journal. Parang in a way, trading plan mo na din siya. Correct. Trading plan mo na rin siya. So, Mentor, ano pa bang mga pwede nating... Speaking of trading plan, yan. Malaking discipline din na sundan lagi yung trading plan. Ayun. Kasi ano kung may makita ka biglang boom sa boom, di ba? Isipin ng mga bago dyan, uy, sasabay na ako, sayang. Di ba? Pero wala naman yun sa trading plan. FOMO, nila. No? FOMO. O, di ba? Yun, exactly. Nafo-FOMO. Ano ba yung FOMO? Fear of missing out. Ayun. So, madalas yung mga newbie traders gusto nilang sumali lagi kapag may kumikita, sumali lagi kapag may biglang impulse na mo. So, yun yung pinaka wag na wag natin gagawin. Kasama yun sa discipline eh, no? Oo, oh, porket na-hype ka, pasok ka na agad. So, yun nga yung sabi ko kanina eh, di ba? Na do your own research. Bago ka umatake, ready ka lahat. Kasi kompleto yan eh. Technical, fundamental, and how you handle your emotions. Correct. Tsaka like, ito si Mentor Job, bago niya narating yung millions of earnings niya sa Forex, and ako din, paano ko nakuha yung ganun? Of course, dahil din sa discipline. Kala nyo kasi masyadong yun nga, dinidisregard nila yung emotion. Aatake sila sa ano na depressed or sobrang excited. Correct, naman. Correct. 'Di ba? So parang given na yung technical eh. Once na natutunan mo ng technical lahat, yun eh. So you will learn from your experience na habang tumatagal ka. And then Mentor, ano ba yung ano, yung kasi usually dito, meron ding mga nakikinig na talagang professional traders na magagaling na talaga, matagal na sila sa Forex, na akala nila nasa tagal, o sobrang tagal ko na sa Forex.
sa tingin ba ako, sa personal opinion ko, no, wala siya sa tagal eh. Wala. Ng, ng experience wala mo sa Boris. Correct. For me, resulta yung nagsasalita. Kumbaga, ano na ba yung earnings mo? Profitable ka ba talaga? Or baka mamaya, ang tagal mo na nga sa Forex or sa cryptocurrency trading, hindi mo naman na-apply mga right discipline. Correct. So, anong nangyayari? Pinapakita lang yung kanilang mga yung mga wins nila. Panalo lang. Oh. Panalo lang. Pero at the end of the day, sa ratio of 10, 3 lang panalo, 7 ang talo. Diba? Oh, negative. Negative. Ako, personal experience ko is everyday, no? Basta profitable yung trade ko every day at meron akong trades na may nakukuha akong na-hit ko yung goal ko, let's say 1k per day, 5k per day. Yun ang discipline ko, at least profitable. Tama. Ikaw ba, Mentor Job, ano ba yung techniques na ginagawa mo or yung discipline na ginagawa mo pag, let's say, okay, pag upo mo ng computer, no? Syempre bubuksan mo yung PC mo, check mo ngayon yung chart mo. Ano yung normally na ginagawa mo umpisa pa lang pag upo mo? Coach Marvin, nung nagsisimula kasi ako, day trader ako. So yun na lang example pwede, ko. Kasi ngayon, hindi na ako swing trader na ako ngayon eh. Okay. Nung nagsisimula ako, pagkaupo ko, ang sasabihin ko, 1 to 2% na panalo ko, stop na ako. Okay. Pag natalo, daily. Daily yun, okay. Daily. Pag natalo ko ng 1 to 2%, stop na rin ako. Okay? So ganun lang din yun. Ganun lang yung discipline. Kasi, paano ba? The more na parang the more na babawiin mo, the more na parang sa sugal, di ba? Parang pag malaki yung panalo mo, panalo na ako. Gusto ko pa. Kasi madalas ganun, di ba? Dapat hindi na yun money in the market, dapat money in your pocket na yun. Okay? So huwag may isipin na, panalo ko to. Game pa. Hindi ganun. Isipin mo, di ba, kaya nga tayo nagko-compound eh. Ang isipin mo, yung panalo mo, yun yung capital mo. Ayun. Kaya ka magko-compound. Pero pag inisip mo yung panalo mo, mas isusugal mo. Yun. Pinanalo na naman ako eh. Tapos pag natalo ka, sayang yung panalo ko. Yun. Yung lagi iniisip eh. Diba? So, ganun lang. Pagka upo mo, set ka lang ng goal, hindi ko alam sa'yo, 1 to 2%. Isipin mo na lang, pag nanalo ka, 1 to 2% per day, nanalo ka ng 20 days. Tama. Diba? Ilan yun? Sorry, sabihan din 15 days, kasi 20 days pala per month, kasi walang Saturday, Sunday. Sa crypto naman, 24/7. Ayun, so, baga, 7 days. 7 days, no? 7 days a week sa crypto. Kaya sarap, yun masarap. 24/7. Huwag niyo lang kalimutan mag-planning. Yes, kasi sa amin naman sa Forex, yung planning sessions namin Saturday and Sunday, relax, planning, and syempre, tingnan mo kung ano nangyari for sa past weeks. At saka, by the way, kaya nga, ito yung sasabi ko, marami kayong pinapanood sa YouTube na iba-ibang tutorials. Correct. So maganda, kung crypto tinitrade nyo, check nyo din kung crypto ba yung pinapanood nyo. Kasi magkaiba ng settings. Let's say sa Forex, no? Gaya ng sabi ni Mentor Joe, 5 days a week sila. Correct. No? Weekends, wala. 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 So sa crypto, 24/7 tayo. So, syempre iba yung settings noon. Iba yung settings, let's say sa moving average. Ano yung best, or sa exponential moving average? Ano yung right settings dun sa ating averaging ng ating 7 days? So, medyo advanced na yun. I-check nyo, medyo advanced. By the way, guys, disclaimer lang. Hindi kami financial advisor ni Sir Joe, okay? Pero what English pa kasi. ganito. Hindi kami financial advisor, pero kung ano yung knowledge namin na nakakatulong sa amin, paano kami nagiging profitable trader, yun ang binibigay namin sa'yo. Pero si Mentor Job, talagang master trader na siya. Kasi if you check yung kanyang, yung SL? Ay, sa school. Ay, sa school mo? Forex Limitless Academy. Mm-hmm. So, katulad nga sabi kanya ni Mentor Marvin, sa mga beginners, lalo na yung ang tagal na nagtitrade, di ba may mga ganun? For example, sa basketball, 20 years ka na nagbabasketball, bakit kaya hindi ka pa rin magaling? May mga ganun, di ba? Kaya porque 20 years ka na nagbasketball, malupit ka na. Tama. So, depende pa rin talaga, may kailangan sundin na sistema, yes, may strategy na malupit na susundin. At ito pa, lagi natin sinasabi, Mentor Marvin, kailangan mo na mentor. Ayun. Kailangan may magagayin sa'yo. Totoo. Kung meron mang shortcut to success, yun lang yun. Yes. Kailangan mo ng mentor. So, ibig sabihin, kahit na yung mga beginners na nanonood ngayon, kahit ngayon pa lang, wala sa age eh. Wala, kahit ano natapos mo, babae o lalaki ka, o anong edad mo ngayon,
wala eh. Pwede kang humabol as long as you are willing to learn, as long as gustong-gusto mo talaga matutunan to. Matututunan mo. Mas okay nga yun, no, Mentor Marvin, yung mga willing na wala pang alam. Oo, oh, fresh na fresh pa eh. Oh. Kasi may mga konting experience na, di ba? Medyo nagmamarunong ng konti. Oh, alam mo yun, wala ka namang result, natatalo ka, gusto mo magpaturo, pero nagmamarunong ka. Parang di gets, di ba? Oo, oh, medyo entitled na sila because of akala nila ang tagal ko ng trader. Oh. Di ba? Pero pag tiningnan mo yung portfolio, wala. So, may ibig sabihin, may kailangan ka pa rin matutunan sa mga may resulta. Yes, diba? Yes, yes. Kaya ngayon, guys, yung mga nagsisimula kayo, nasa tamang direksyon ka. So, wala kinalaman dito kung ano yung course mo, kung anong nakatapos ka o hindi, kahit elementary ka lang. As long as sobrang willing ka na matutunan nitong trading, pwede. Huwag ka makikinig sa iba na sinasabing, huwag ka pumasok dyan, masyadong ano yan, masyadong ano, risky. Yes, totoo, risky. Depende sa paano mo siya pinaghandaan, paano mo pinag-aralan, ano yung mga skills na ina-apply mo na effective, discipline ka ba? So yan yung mga dapat na ma-acquire mo. Sabi ni Mentor Job kanina, mas maganda pa nga yung bago eh. Yung walang kaalam-alam. Kasi ang mag-a-acquire mo ng mga discipline is mga fresh, mga tamang ways. Kasi minsan pag sinabi mo sa sarili mo na, alam ko na yan eh, alam ko na lahat yan. O, alam mo na lahat, bakit wala kang resulta? Alam mo na pala eh. Diba? So, kumbaga parang, kayong mga nagsisimula pa lang guys, sobrang laki ng chance nyo na mas malakihan pa kayong mga trades namin pareho. Tama yun, tama. Diba? Wala. Kami, porket matagal na kami or marunong na kami. Guys, possible. Mas ikaw na nanonood ngayon, mas kaya mo pang higitan yung mga traders. Mas kaya mo pang higitan kami. Actually, may mga estudyante nga tayo, di ba? Mas malaki yung mga income sa atin. Mismo. Mismo. Okay. Lalo na yung may mga mini-mentoran ako one-on-one, bro. Mas malaki pang trading fund kaysa sa akin. Nagsisimula pa lang eh, sabi ko. Eh sabi niya, ito yung extra income, ito yung extra money ko eh. Wow, ang laki ng ano. Pero ayos. Again, 'di ba? Wala rin kinalaman kung 1k lang ang sinimulan mo, 5k ang sinimulan mo. Guys, walang ganun. Dahan-dahan, sabi nga ni Mentor Joe kanina, palakihin yung trading fund. Correct. Oh. Palakihin. Compounding, palaki ng palaki. So ayun, Mentor Job, last pinakamatinding ma-advice. Yung pinaka secret, okay, and climax. Sige. No? Sulitin na natin 'to, sulitin na natin. Pinaka-important kasi para sa akin is, kasi madalas sinasabi nila hard work ganyan, 'di ba? Pero pinaka-important sa akin, saan mo ba nilalagay yung hard work mo? Kasi katulad nga ng sinabi ni Mentor Marvin, pwedeng 10 years ka na nagpa-forex or nagpa-crypto pero wala ka pa yung resulta. Pero feeling mo hardworking ka. Ang iisipin mo dapat is hindi yung ginagawa mo na hardworking. Ang iisipin mo is, ano ba yung patutunguhan itong hard work ko? Correct. For example, trade ka ng trade, hardwork ka ng hardwork. Pero hindi ka naman nag-aaral, hindi ka naman nag-journal. Diba? Paano ka mapupunta dun sa consistent trader? So tingnan mo, ano ba yung ginagawa ng mga consistent profitable na mga traders. Yun yung gagayain mo. Dun mo bubuhos yung hard work mo. Tama eh. Okay? So yun lang yung for me, Mentor Marvin. Hindi pwedeng kalat na hard work. Make sure may sistema pa rin. And alam mo yung ginagawa mo. And alam mo yung goal mo. And yung ginagawa mong hard work, papunta dun sa goal mo. Tama. No? Siguro, napakaganda ng story ni Mentor Job. Siguro iiwanan ko na lang din kayo ng story. Hindi ko alam kung maaalala ko pa siya. No? Medyo related dun sa story ni Mentor Job na hard work. May dalawang tao na nagpunta sa isang forest. Nagkwento. And then yung isa, parehas silang magpuputol lang puno. Parehas din ang kapal ng puno. So may dala silang, syempre, yung saw. Yung pangputol ng puno. Sabay sila. Yung isa, gusto mauna, gusto niyang unahan yung ano eh. No? Sino kaya mauuna? Ngayon, ang ginawa nila, binanatan ngayon yung ano, sabay sila, hinihiwa yung puno. And then, napapansin yung isa, nagpapahinga. Nagpapahinga yung isang nagsoso. So, nag-aano muna, hindi niya alam kung anong ginagawa. And then yung isa, hindi, kailangan ko maunag, kailangan ko na matapos. Hard work. Banatan ko yan, kailangan matapos. And then, yung isa, tumira na naman after isang oras. So, banat na naman siya. Nagulat, no? To cut the long story short, nagulat itong tuloy-tuloy nagpuputol ng puno.
Nauna pa yung isa. Ay, power. Sabi niya, paano nangyari yon? Ako tuloy-tuloy, hindi ako nagpapahinga. Kanina pa ako banat ng banat para maputol yung puno. Yung isa, tumitigil na nga every hour. Nauna pa sa akin na maputol yung puno. Eh, pares lang naman ang lapad yung puno. Eh, dilapitan niya ngayon. Ano ba ginagawa mo? Paano mo nagawa yan? Pares lang naman tayo. Ako wala akong tigil dito. Hindi ako nagpapahinga. Pinuputol ko yung puno. Alam mo sagot? Ano? Hindi. Ganito kasi ginagawa ko, Brad. Every time na humihinto ako ng isang oras, hinahasa ko yung soko. Yun. Tama. No? Hinahasa ko muna kasi habang yan ginaganyan ko, hard work ng hard work, napuprol. Tama. So kailangan tigil muna ako, hasain ko muna, tsaka ako babanat ulit. Ayun, ang bilis na putol ng puno. Malupit, malupit. Diba? Ganda, so parang, ganda yun. Ang lesson doon, Mentor Job, is, guys, huwag kang banat ng banat. Hasain mo muna yung skills mo. Yes. Hasain mo muna yung knowledge, yung emotion, yung mental condition mo. Ready ka ba? No? Bago ka umatake ulit. Yes. Sa ano mo, dun sa platform, sa ginagawa mong field, mapa forex yan, mapa crypto, mapa stocks. Kahit sa business, hasain mo muna ng hasain. Yes. Okay, sana may napulot kayo guys sa kwentuhan namin. Mentor Job, maraming salamat sa time mo. At saka, pinagbigyan tayo ni Mentor Job na magbigay ng tips. Nako, mahal-mahal ng mentoring nito, pero nakakuha tayo kahit papano ng knowledge sa kanya. So, yun guys. Guys, by the way, yung mga hindi pa nakasubscribe, please hit yung subscribe button para updated kayo sa ating mga bagong updates, lalo sa mga signals at saka mga bagong indicators na binibigay natin dyan. At saka yung mga ganitong interviews sa mga professional traders. And then hit yung notification bell para lagi kang updated. Okay? So please like. And guys, si Mentor Job, nagtuturo din siya ng mga free tutorials sa YouTube. Ilalagay ko yung kanyang YouTube link dito sa description. Click nyo na lang and follow nyo din siya para marami. Tulungan tayo pataas guys ha, pataas ng pataas ng pataas. Okay, so yun lang guys. Salamat sa pagkikipagkriptuhan sa amin ngayon. And God bless you. See you.